isang mabuting tao na lumalaban para sa demokrasya, lalo na para sa ustisya ng maliliit. Katulad ng panggigipit na ginagawa ng Bertugo si Duterte. Pinapatay ang mga anak namin sa kanyang war on drugs daw na fake. War on the poor talaga. Ito po, ibabahagi ko yung anak ko po nakatalunan. Binaril nila. Ilang libo na ang namamatay. War on drugs daw. Ilang libo na ang namamatay. Karamihan ay dinitanggap. Meron po bang isa sa gobyerno na nag-imbestiga? Meron po bang isa dyan na nahuli? Yung mga pulisa na kapatay, magpapahinay na ilang linggo, malalagay rin sa pwesto, napupulot pa! Sa ngayon po, isa po ako sa sikat 157 na nakalista sa DOJ petition for prescription for the CBP NPA to be declared as terrorist. So, ang implications po sa amin, kami po ay tagged as terrorists. And under the Human Security Act, may karapatan or mayroon ng leeway ang state security forces na pwede kaming arrestohin without warrant, pwede kaming ikulong, pwede kaming i-extrajudicially kill, pwede i-wiretap ang aming mga linya, pwede kaming kunin yung aming bank accounts. Ito po ang pwedeng mangyari sa amin. Ano po ang mensaheng binibigay ng kasong ito? Na sana kami ay tumahimik, sana kami ay tumigil sa aming ginagawa. Pero mga kasama, wala po tayong option. Kasi kung ititigil natin ito, lahat tayo gagalawin. Lahat tayo papatayin. Tatlong bagay po ang paulit-ulit na nating sinasabi sa araw na ito. Unang-una, pinaglalaban natin, sinusuportahan natin ang karapatan ni Chief Justice Lourdes Sereno. Saan po kayo nakakita? At para sa akin, isang napakalaking kapalantunahan na ang punong mahistrado ng ating bansa, the Chief Justice herself, ang taong may pangunahing kapangyarihan na magawad ng hustisya, siya mismo ay inaalisan ng hustisya. Ito ang usapin ng right to due process, right to rule of law na nilalabad nila sa kaso ni Chief Justice Sereno ay mga karapatan nating lahat, hindi lang ni Chief Justice. Kaya ang pinaglalaban natin dito ay hustisya, right to due process, right to rule of law. At kung yan ay magagawa nila kay Chief Justice Sereno, yan ay magagawa nila sa kahit na sino sa atin. Keso ikaw ay mapag-initan, aktivista ka, media ka, blogger ka, basta ayaw mo kay Duterte, ang tawag na sa iyo ang kaaway. Narinig niyo ba yung speech ni Duterte kahapon? Nakakatakot. Kaaway na daw niya si Sereno. Bakit? Ano bang ginawa ni Sereno sa kanya? No? Ang ginawa ni Sereno sa kaso ng paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, siya ay hindi pumayag. Pagdating sa martial law at sa martial law extension, siya ay hindi pumayag. Sa pagdating sa pag-aakusa ng mga judges, bahagi ng war on drugs, hindi rin pumayag sa Sereno. Dahil lang dyan, siya ay tinagurian kaaway ni Duterte at gagawin ang lahat para siya ay mapatalsik.